And guys, gusto kong sagutin yung nagtatanong sa akin na kung ano daw yung agency ko, guys, na nag-apply ako papuntang Canada, galing Dubai. Hello! Good afternoon! Dalawang araw na lang, guys, yung remaining days ko. So, bali Saturday ngayon. So, one day pa bukas. Then mag-ako, guys, mag-orientation. So, after magsimula, tapos sa Wednesday, orientation ako ng Monday. Tapos Tuesday, pahinga. Then Wednesday, Thursday, training. And continue na siya, guys. Titingnan natin kung okay yung ating training, kung kaya natin. So nagbike-bike muna ako, guys. I-explore ko itong i-explore ko itong area na to, kasi hindi pa ako ganun ka familiar sa lugar. Kaya ikutin natin to. May simbahan daw dito, eh. So, di ko lang alam kung saan dito yung sinasabi niyang simbahan. Di ko lang alam kung yun yung sa kanto. Puntahan niya natin. May lumilipad na sapat-sapat, kaya nadudumihan yung dami puti ko. Yan yung area dito. May bahay na nasunog, guys, oh. Sunog, tupok talaga yung bahay. Last month lang daw yan, eh. Nasunog. Dito ako sa likod ng mga bahay-bahay, nagpa-biking. Yan, bike-bike. Papapawis. Yan yung view dito, guys, sa likod ng mga bahay. Yan, yan yung nasunog. Naayos pa, pero nagagupad-upad yung mga sapat-sapat. Nakati sa balat. Ngayon nga, sasagutin ko yung nagtatanong sa akin kung ano daw yung agency ko papunta dito sa Canada. Lakas yung hangin. Wala akong agency, guys, nung pumunta ako dito. Nag-tourist ako papunta dito. Kinuha ako ng mga kapatid ko papunta dito. So tapos pagdating dito, dito na ako, guys, nag-apply sa Canada. Try nyo, guys, mag-apply sa www.jobbank.ca. So, i-try nyo dyan, guys, mag-apply. Malay nyo, guys, swertihin kayo. May mga employer naman na nag-hired na outside the country. Kinukuha naman sila ng mga empleyado na galing sa ibang bansa. So, i-try nyo, guys, kung lalo kung may mga skilled kayo, pwede kayong ma-hire dyan. So, ako kasi dito ako nag-apply, guys, pagdating. Nag-apply lang ako sa job bank din, online. So, mostly naman ngayon, guys, yung applyan naman ngayon is online naman lahat. So, may ano naman, hindi naman ikaw, guys, mahirapan mag-apply kung meron kang skilled.
So madali lang naman mag-apply basta may skilled ka at qualified ka dun sa position na yon. Pero huwag kayong mag-expect guys na supervisor kayo or manager kayo sa Pilipinas or sa ibang bansa eh. Ganun din yung position nyo dito pagdating. Magsisimula talaga kayo guys sa ano. Magsisimula talaga kayo guys sa mababa. So kahit ako na manager man yung position ko sa Dubai, mababa yung sweldo. So mahalaga may experience ka. Yun naman ang inaano nila pag may experience ka guys, i-hire talaga nila kayo. Hindi mahirap maghanap basta may skilled kayo at yung skilled nyo na yun is qualified doon sa ina-applyan nyo, eh, pwede kayong ma-hire. Minsan sagot yan ng company. Marami kasing nag-PM sa akin, nagtatanong kung ano daw yung pag-apply ko, paano daw ako nag-apply. Sa akin guys, nagkataon kasi na ano, mula pandemic, eh merong ano yung Canada, nilabas nilang pwede magpapasok ng mga tourist dito sa Canada. So guys, nagdagsaan lahat ng mga turista dito sa Canada. At ngayong 2025 February, ikakat na nila yung pag-process ng working permit at LAMIA. So maraming kayo ngayon na mga nakatingga dito guys sa Canada. At ngayon walang trabaho dahil wala silang skill. So mahirap makapasok ng trabaho guys kung wala kang skilled at LAMIA. Kasi yung LAMIA guys, bago ka naman nila aprobahan, kailangan may skilled ka dun. Tsaka nila i-apply yung working visa pag approve na. Yung working visa din, may balitaan ko nga guys, may dalawang kabayan na hindi na approve yung working visa nila kasi in-apply sila ng isang agency pero hindi naman skilled yung in-apply niya doon kaya ano, hindi na-approve. So mahirap talaga ngayon mag-apply. Kung maganda lang din naman guys yung sahod mo sa ibang bansa, kung saan ka mang sulok ng bansa, kung maganda naman yung sahod mo, eh, huwag mo nang pakawalan. Kasi pag oras nagpunta ka dito sa Canada, parang ano eh, tinataya mo yung buhay mo ba? Hindi mo sure yung kapalaran mo. Yun nga, may kakilala kami dito. Buong family niya pumunta dito. Galing sila guys ng Abu Dhabi, buong family. So siguro na-convince ng kanyang mga pinsan na maganda dito sa Canada, ganyan. Kasi pag sinabing Canada, maganda talaga yung mga ano dito. Isipin, maganda yun sa Canada. Pero ang totoo nyan guys, pumunta sila dito, buong family, nag-tourist. Ngayon guys, nagpunta sila dito last December pa. So hanggang ngayon, pareho naman silang tourist. Naghahanap sila ng ano, naghahanap sila guys ng trabaho pero hanggang ngayon hindi pa sila nakahanap ng trabaho. Gawa nga ng ano, wala silang LAMIA. So bago ka mag-apply ng LAMIA, eh kailangan may skilled ka rin. So mahirap talaga guys mag-provide ng ano, yung company kasi ang magpo-provide niya ng ano, ng LAMIA. Kung ma-approve ka or hindi, tsaka i-process yung working permit mo. So hanggang ngayon guys, wala silang trabaho. Naawa nga rin kami, kaso syempre, wala rin kaming maitulong. Kasi nga, dito kasi guys sa Canada, kung wala ka talagang working permit, hindi ka basta-basta makapagtrabaho. So tingnan nyo ako guys, ilang months na rin akong katenga dito. Pasalamat lang ako guys sa aking mga kapatid, sa family ko na supportive. Sa ilang buwan ko na walang trabaho guys, sila lahat nagpo-provide ng mga kailangan ko. So sa mga walang family na pumunta dito guys, napakahirap talaga. Nakikita ko sa mga TikTok, yun, nagbuwis-buhay sila ditong pumunta. Nakikita ko din sa YouTube yung mga ano nila, yung mga life nila. Pero ako guys, supportive naman yung mga family ko sa akin.
suportado nila yung mga kailangan ko, tirahan ko, walang problema, kahit palipat-lipat ako ng tirahan sa kanila, walang problema, kaya nga sabi ng kuya ko, enjoy ko lang yung life ko, huwag ako magmadaling magtrabaho, pero yung iba dito guys, nagmamadali na talagang magtrabaho kasi nga nagbabayad sila ng upa sa bahay, pagkain pa nila, di ba? So ako guys, sa mga nagsasabing pumunta ko ng Canada para mga lakal ako guys, pastime ko yan guys, kaya kaysa nakanganga ako sa bahay, mabuburyo ako guys. Pag sa bahay lang ako, nabuburyo ako. Ang gusto kong pagsanay ka talaga sa trabaho. Naghanap yung katawan mo ng may gagawin. So kaya ang ginawa ko niyan guys, nagkakalkal basura ako, pumulot ako ng basura di sa ibang bansa. Normal na lang yan dito, yung pamumulot ng basura. Wala yan dito. Kung sa Pinas, kinakahiya nila yan. Dito, walang hiya-hiya dito kasi i-convert mo yan sa Philippine money. Malaking halaga yan guys, makin mo sa 3 hours lang. Madali lang, madali kitain. Kaya, nahinto lang yung pagkalkal basura ko ngayon kasi nga dito sa Alberta, bagong lipat pa lang ako dito. Tapos, hindi ko pa ganong kabisado yung daan. At, marami ding, hindi ko alam yung ano yung mga rules nila dito. Siyempre kailangan ko muna guys alamin, di ba, yung mga rules. At yung mga minsan mamaya yung area minsan eh merong ano, merong nagmamay-ari ng mga homeless. So mahirap guys. Kaya inaano ko na alamin ko muna tulad ngayon, pabike-bike muna ako dito sa area na yun, di ba? Actually guys, ayaw kong mag-share sa inyo ng ano dito sa Canada guys. Ayaw kong mag-share sa inyo, baka sabihin nyo naman na kurki nakarating ako ng Canada eh, dinidisappoint ko kayo guys. Kasi ayaw ko kayong makarating. Nasa inyo na yun guys, ayaw yung maniwala sa akin. Basta sinishare ko lang sa inyo at kung gusto nyo rin alamin, para makasigurado kayo, mag-i-check nyo na sa YouTube. Marami dyan ng mga Canadian na matatagal na dito na halos gusto na rin umuwi. Pero syempre, dahil dito, kaysa uwi ka ng, ano, uwi ka guys ng Pilipinas, tapos pag uwi mo eh, nganga ka rin doon, kailangan mo mag-sacrifice talaga dito. Dahil nandito na yung family mo. So, thankful lang ako guys, dahil may family ako dito na, dito halos sila, kaya nasusuportahan naman ako. Pero ngayon may trabaho na ako guys, syempre, magsumikap na ako sa sarili ko. Kailangan na maging independent. Kasi dun sa Dubai, ano, hindi rin ako swinerte sa company na pinagtatrabahuhan ko. Kasi nga, ano, although mabait naman yung mga boss ko, kaya lang, sa sweldo lang talaga is mababa. So, luckily lang talaga na lahat na, ano yung papel ko dito na approve lahat-lahat. So, okay naman guys yung aking, ano, pagpunta. Tingnan nyo pala guys yung ano, i-search nyo tong nasa gilid ko. Ito, i-search nyo to para ano, ma-idea kayo kung paano kayo mag-apply. Malay mo, swertihin kayo dyan guys. Kung talagang para sa inyo, para sa inyo. Kung hindi pa talaga para sa inyo, eh, try and try lang. Huwag kayo mawala ng pag-asa. Laban lang sa hamon ng buhay. Kahit ganun talaga. Ayan guys, dito na ako malapit sa Save on Food. Yan, meron ditong groceryhan guys sa Save on Foods, pero pupunta ako sa ano, pupunta ako guys sa Tim Horton. So didiretso tayo dun sa unahan. Tim Horton tayo. Pupunta tayo dun sa naman. Itong ano, pag winter na to, hindi na to madadaanan, tong dinadaanan ko ngayon guys. Snow na to pagdating ng winter.
ulitin natin habang summer pa. Init pa ay mag ano muna tayo. Mag biking. Nahanap ko guys yung ano. Mag-inom ako ng ano sa Tim Hortons. Ice cup, yes, na-memorize ko na siya. Yeah, may Lekor, Southside Dental, Ganesh Sweet, Indian Sweet, and Takeout, Mary Brown. So, ang dami dito mga pagkainan, mga kainan, oh. At sa ano guys, sabi sa akin nga, taga-busy daw ako, bakit pa ako nagpunta dito ng Edmonton? Target ko daw yung Edmonton. Hindi ko naman siya tinatarget kung saan lang ako magkaroon ng working visa or magkaroon ng trabaho. Bakit pilitin ko ang sarili ko magstay sa busy, diba? Eh kung saan yung swerte ko, tulad din, swerte ko dito yung available na may ano, trabaho. So wala akong choice na maglipat talaga kahit merong kapatid ko din dun sa GP, sa Grand Prairie. Tutusin kung gusto yung kuman sa kanila magstay. Libre na yung tirahan. Kaso lang, ano, eh yung trabaho ko, dito ako nabisahan sa Edmonton. Wala tayong choice guys, kundi mag-isa na lang tayo. Lipat talaga tayo. At magbayad man tayo ng matirahan natin. Pero dito yung ating kapalaran. Dito tayo nagkaroon ng working visa. Sa dami dito guys na tao naghahanap ng trabaho. Choosy pa ba ako? Magdidiman pa ba ako sa so, sa maging ano ko, trabaho na pwede bang ilipat niya ako sa busy? Sabi naman ng magiging boss ko, kabago-bago mo lang, ano ka na kaagad. Sabi naman ng may-ari ng company, kabago-bago mo lang sa company, nag-demand-demand ka na kaagad. Hindi, na-terminate tayo guys, wala sa oras. So, kung ano man yung bigay sa atin ni God, nandun yung acceptance na kailangan natin yun na ano yun guys, tanggapin. Pasalamat tayo sa daming naghanap ng trabaho eh, nakapasok tayo. So malaki talaga yun guys, na tulong. Layo naman ang Tim Horton ay. Wait lang guys ha. Tingnan nyo yung kalsada guys, ginagawa. Tingnan nyo. So nag-shortcut na lang muna tayo guys. Shortcut. Dito tayo daan, kung may daanan dito. Hindi ko nga alam dito kung may daanan. Wala pate. Wala patang daanan. Ito tayo doon sa kabila, guys. Doon. So ayan guys, nandito na tayo sa Tim Horton. Narating din natin yung ating target. Ayan o. Tim Horton. So tawid na muna tayo. Tim Horton. Nilock natin yung ating bike guys. Nilock ko yung bike sa harapan. Dito tsaka dito sa likod. Para hindi manakaw yung gulong. Nagdala rin ako ng basket in case may bibilin tayo. Ayan. Pasok na tayo. Ice pop lang tayo. Ice pop. Order tayo ng ice pop. Ayun. Okay. Now approve. Ayan, nakapag-order na tayo guys. Saan ganyan tayo upo? Dito na lang. Para makita ko yung bike sa labas. Dito na lang tayo. May aso. Paano ko kaya makuha tong bike ko? Baka kagatin naman ako nito.
Antayin ko na lang yung may-ari ng aso nito bago kukunin yung bike. Baka bigla akong kagatin ba, nakakatakot pa naman. Antayin, upo muna ako dito sa gilid. Upo muna ako dito, guys. Ayun na yung aso. Kinuha na ng amo niya. So, mag-bike na tayo, guys. Kunin na natin yung bike sa parking. So, uwi na tayo, guys. Tapos na tayong uminom ng ice cup. Yung naman ang paborito ko sa Tim Horton na puntahan, yung ice cup na yan. So, uwi na tayo. Time check is 7:44 PM. 7:44 PM na, guys, pero maliwanag pa rin, oh. Narunong na ako ngayon mag-order sa magbili-bili, guys, sa ano, mga restaurant. Basta minimurize ko lang kung anong bibilin ko. Kaya lang kanina, pagbayad ko, nabayad ko yung ano ko, yung isang card. Eh, hindi pa yung naka-activate, eh. Hindi ko na muna ina-activate yun. Yung debit lang muna yung gamitin natin. Hindi ko na kailangan ng isang card. Isang card lang muna ang gamitin. Okay na yun. So, na-decline siya kasi nga hindi ko na-activate. Kaya, yun. Namali ako ng bayad, pero natawa din yung girl. So, pauwi na ako, guys. Hanggang dito na lang ang ating vlog update. So, sana nakatulong sa inyo. At kung may mga ibang tanong kayo, mag-comment below lang kayo at sasagutin ko. Baka may maisagot naman ako. Thank you for watching, guys. Bye! Maganda mag-bike. Pero marami talagang lumilipad-lipad na itong mas atatama sa mata. Hindi ko alam kung alin. May mga ano, oh. Lumilipad talagang sapat-sapat na hindi ko maintindihan.